kaibayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Nasa linya na po ng aming telepono ang aking kaibigan, Secretary Harry Roque, tagapagsalita ng Palasyo at Iatf. Umaga, sir. Magandang umaga, paring Erwin, at magandang umaga, Pilipinas. Alright, sir, unahin ko na po at marami yung nagtatanong, kailan daw ba mabababa yung ayuda para sa kanila? Dahil balita raw nila ay ibibigay pala ngayong araw sa mga LGUs, Secretary. Eh, inaasahan po natin sa lalong mabilis sa panahon yan, no? Itong linggo sana po, no? Dahil yan naman po ay pinaubayan na ng presidente sa mga mayor kung in cash or in kind. Pero ang balita ko po, karamihan ng mga Metro Manila mayors ay magbibigay na po ng cash para mabilis. Alam po natin hindi sapat itong 4,000 kada pamilya, pero ito po naman po ay ayuda. Alam natin hindi maibibigay lahat ng pangangailangan. Ito po ay assistance lamang dun sa mga hindi po nakapagtrabaho itong linggo ito at itong dalawang araw ng nakalipas na linggo ng Semana Santa. Alright. Ang susunod po nating issue, Secretary, ay itong protocols. Iho ba may nag-trending at kayo mismo nagpaliwanag na ang lugaw ay essential, pagkain, palusutin. Pero kanino bang responsibilidad ito, Secretary, na magpapaliwanag sa mga nasa checkpoint, lalo na sa mga barangay, kung ano ang mga essential at hindi essential, ano ang mga pupwede at hindi pupwede? Does it fall under the DILG or does it fall under the LGU? Yung explanations, Secretary. Well, responsibilidad na po yan ang lahat, no? Responsibilidad ko po yan, kaya lininaw ko po yan sa ating press briefing, no? Responsibilidad po yan ng mga LGUs at saka ng DILG na rin. At dahil ng DILG naman po ay merong supervision sa mga lokal na government. Yes, sir. Yung patungkol dyan sa mga question daw ng essential at non-essential, Secretary, sino ba ang pwedeng magpaliwanag dyan sa ating mga tauhan na nagmamanman ng ating mga checkpoints, eh? Well, responsibilidad na po ng lahat yan, no? Nagsisimula po yan sa akin na nagsasabi na nga po, nagpapaalala sa lahat na ang pagkain po ay essential, hindi dapat tinitigil at 24/7 at wala pong curfew naman pag pagkain. No? Responsibilidad din po yan ng mga LGUs dahil sila naman po talaga nag-supervise sa ating mga opisyalis ng barangay. No? Dapat yung mga barangay captain pinagsasabihan po ng mga LGUs at yung mga barangay captain sila na po nagsasabi sa kanila mga kagawad na nagpapatupad ng mga checkpoints. At syempre po, ang DILG dapat pinauunawa din po yan sa lahat ng mga mayor at mga elected na ating mga opisyalis. So, sama-sama no, sa kalat ng mga impormasyon na tama at makakatulong sa ating mga kababayan. Alright. Magandang umaga, Yusek Densing, sir. Magandang umaga, Ka Erwin, tsaka magandang umaga rin po sa natin yung tagapakinig. Ano ba talaga? Kanino bang responsibilidad dyan? Is it the LGU? Is it the DILG para ipaliwanag? Kasi hindi naman ho lahat ng mga miyembro ng ating checkpoint, lalo na pag mga sa barangay, eh mga rocket scientist o mga degree holder. Meron ho dyan mga nasa elementarya, lalo na po ang tanod, may iba high school. Kanya-kanyang interpretasyon. Kaninong responsibilidad niya ipaliwanag na, hoy, ito essential. Pagkain, essential yan. It doesn't matter kung yan ay milk tea, yan ay lugaw, yan ay puto, yan ay pansit, o yan ay suman. It is food, then it is essential. Kaninong responsibilidad yan, you say? Ang totoo po yan, dahil ito po yung nanggaling sa pambansang pulisiya sa ating IETF, dapat mabilis po na pinapaliwanag din ito sa mga nagpapatupad. Ito may ating mga barangay tanod, mga kapulisan. At minadali po yan. Nagkataon lang po nang diniscuss po, nung dineclare po yung ECQ, isang araw lang yung pagitan for implementation kagad. Yun yung una. Pangalawa, itong ECQ kasi na ito is kaiba itong compared sa nakaraang taon. Nung nakaraang taon kasi yung ECQ talagang sarado, alas 7 pa lang ng gabi, sarado na lahat, maski 7-11. Ngayong ECQ na itong ating pinapatupad, medyo iba dahil pinapayagan pa rin po natin mag-deliver o magbukas yung ating mga essential services gaya nga ng nagbebenta ng pagkain, nagdi-deliver ng pagkain. So hindi po yan na ipaliwanag kagad dahil nga sa pagitan isang araw lamang. Ngayon po na na-extend, tuloy-tuloy pa rin pa tayong nagpapaliwanag sa ating mga tagapagpatupad sa baba ang mga rules ng ECQ. At balak ko natin, tagalugin na rin para madali maintindihan ng ating mga kababayan. Aha, kasi mayroong mga talagang hindi nakakaintindi. Mayroong pa ka... May tanong lang ho ako, mayroong kaibigan na...
yung kanya magulang ho ay tiga para niya kasi tiga ko si dahil ayaw, wala nga ho silang TV, gusto niya magansilyo na lang daw, pinadalhan siya ng magulang niya, ng ina niya. Ang problema, hinarang po yata, sabihin non-essential yan. Non-essential po ba yung gansilyo? Eh, nagde-deliver naman, eh, grab, you say. Siguro po kung nasa gitna ng araw, pwede ho talaga magpa-deliver kasi yung gamit per se is, although non-essential po siya, opo, pero kailangan din i-deliver sa kabilang bahay. Uh-huh. Baka ho magkakaproblema lang ho yan kung dinideliver sa loob ng curfew hours. Hmm. Pero kung sa regular hours sa umaga, I think dapat pinapayagan po yan. I'm sure nabasa mo rin ito, yung nag-trending din na Yusek, yung... sinalubong lang niya yung nagdi-deliver ng pagkain niya sa McDo dahil nawawala yung delivery boy. Hinuli siya ng barangay. Pwede bang hulihin yun? Hindi makita, hindi sila magkita anong nagdi-deliver ng hamburger, you said. Opo, ang ating mga tagapagpatubad, minsan makikisuyo din kami na magkaroon lang ng konting pangunawa no, na sa mga bagay na ganyan. Obviously, dapat yan pinapaya. Importante po dito, kung nagkakaroon ng kalituhan sa pagdi-deliver ng isang mga essential na mga serbisyo o pagkain, kailangan po lang yung ano yung paraktis ng minimum public health standards kasi kaya po yan pinapayagan dahil po ang assumption po dyan, dapat nagpa-practice sa minimum public health standards yung mga nagdi-deliver. So mga konting pangunawa yung ating hinihiling din sa ating mga kababayan na nagpapatupad. All right. Yusek Evidencing the Third. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo dyan sa DILG. Salamat po, Karwin. Magandang umaga rin po. Alright. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at ilike lamang ito.